Pag-usapan po natin turmeric or luyang dilaw. Okay, inaral natin maigi ito. Umiinom ba kayo ng turmeric o luyang dilaw? Either powder o yung luyang dilaw mismo. Lakas pala ng amoy niya. So, ano ang benefits? Sino pwede uminom? Ano side effect? Ano ba yung medical evidence? Okay, tingnan natin ha. Ang turmeric, usually sa Eastern medicine to eh. Ginagawa siyang, isa siyang component sa curry. Madilaw, kaya minsan ginagamit na pang dye. Ang active ingredient, yung benefit ng turmeric, nanggagaling sa ingredient na curcumin. Okay, yung curcumin, yun ang anti-inflammatory, laban sa pamamaga, tsaka tulong sa immune system. Ano ang component? Bukod nga sa curcumin, meron pang iba siya, di ba? Meron siyang mga vitamins and minerals, may konting vitamin C, may konting potassium, marami-rami yung iron, mataas yung manganese niya. Tapos, pwede siya kinakain, hinahalo sa pagkain as luyang dilaw o ginagawang tsaa. Ito. Paggawa ng tsaa, pwede yung powder na nabibili or yung luyang dilaw mismo, hinihiwa. Okay? So, maraming klaseng preparation. Oh, maraming halo. Para sa akin, mas malabnaw lang. Okay, huwag masyadong matapang. Yung iba, hinahaluan pa ng gatas o tubig lang. Yung iba, may honey. Yung iba, may black pepper. Depende. O pwedeng turmeric lang mismo. Ngayon po, tiningnan ko yung mga medical evidence. Baka may doktor din na mga nakikinig sa atin. Balik, kung pag-uusapan natin as a doctor, eh yung evidence nila sa turmeric, medyo mababaw lang. Okay, tinignan ko yung mga studies, mga 60 patients, 70 patients, ganun lang kakonte. Tapos yung p-value niya, hindi siya yung positive talaga na ano. Puro trend lang, trend towards positive. So, kung titingnan, yung evidence, hindi ganun ka lalim na talagang masasabi natin itong mga sakit na to gagaling lahat sa turmeric. I don't think we can say that. Pero ang maganda naman, kahit maliliit yung mga medical studies niya, lahat ng nakita kong medical studies, ang trending either neutral or may benefit. Laging papunta sa positive lahat yung nakikita. So, I think healthy naman to. Wala naman masama. So, yun lang po ang pinaka-caveat natin. Sabihin, maganda siya sa maraming sakit, pero huwag tayo aasa na ito lang. Kasi kung titingnan yung evidence, maganda, pero hindi pa talaga yung, hindi katulad ng amlodipine o aspirin na talaga sure na sure tayo. Ito naman, kung kakain kayo, okay na rin. Anti-inflammatory, sa skin disease, sa mga ibang sakit. Ang pinakamagandang benefit niya, nakita ko sa pag-aaral, pang-arthritis. Okay, sari-saring arthritis. May mga pag-aaral katulad dito, ayan, 2017 study sa rheumatoid arthritis. Medyo marami na nga to eh. 206 patients. Yung gumagamit ng, marami, may pain reliever, mabawasan yung kirot ng arthritis niya. Yung gumagamit ng turmeric product, 63% medyo gumanda ang pakiramdam. So maganda na siya, either placebo o siya mismo, positive yung resulta. Pang-arthritis, marami siya pag-aaral. May isang pag-aaral, pinaglaban siya sa ibuprofen, sa pain reliever. Halos pareho. Halos okay din daw, nakakatanggal daw ng kirot. So, mukhang pwede siya talaga. Dito siya pinaka-pwede. Bawas sa inflammation, nababawasan ang sintomas. Iba-ibang dose nila, usually capsule lang iniinom nila eh. Kasi parang baka nakukulangan sila dito sa tea lang. Pero kung turmeric tea, may arthritis kayo, pwede nyo subukan. Huwag lang masyado matapang, baka sumakit ang tiyan. Yun ang side effect, eh. Baka sumakit ang tiyan. Sa immune system, meron din siyang pag-aaral. Improve immune function, antioxidant, antiviral, antibacterial, not so sure, pero yung mga maliliit na pag-aaral, meron mga 60 patients, 70 patients, ganun lang kararami. So far, maraming positive. Sa puso,
meron din siya mga maliit na pag-aaral na nakakababa ng cholesterol sa mga may sakit sa puso, nire-research nila, baka may tulong daw sa endothelium, yung pinaka-lining ng artery. Yung mga artery kasi natin, may lining yun eh. Yung pinaka parang covering niya sa loob. Yun ang mahalaga na doon sa endothelium yung mga chemicals eh. So, nakakatulong din daw, mas hindi naka-heart attack. Pagdating sa cancer, may a few studies na hindi naman talaga binigay sa cancer patients na wala. Hindi po ganoon. Pero nakita nila, pagdating sa laboratory, sa lab lang, may konting anti-tumor properties, napapalit yung growth ng tumor at spread of cancer cells. Pero sa research lang yun. Sinasabay nila to eh, sa mga nagki-chemo, sa nagre-radiation therapy, chemotherapy, sinasabayan ng turmeric. Parang tulong din iwas sa mga side effects. May reduced risk of cancer tulad na sinabi ko. Promising result. Wala naman sinasabi ito na. Pero kung takot tayo magkasakit, imbis na uminom tayo ng soft drinks o iced tea na talagang wala namang benepisyo sa katawan, dito na tayo, kahit konting tulong, eh, pwede na, di ba? Weight loss, may isang pag-aaral din, meta-analysis, may konting pag-aaral, nababawasan yung leptin na nagre-regulate kung busog tayo o gutom. Mas busog ka daw pag umiinom ka ng turmeric tea. Dito sa Alzheimer, sa brain, pinag-aaralan pa. Okay, hindi pa to sure. Pinag-aaralan pa sa mga brain disorder. So dito question mark kung may tulong. Pero at least hindi siya makakasama. Parang may konting theory na baka makabawas ng cellular damage, inflammation, amyloid plaque sa mga Alzheimer's disease. Sa depression, may isang maliit na pag-aaral na sa depression, no? 60 patients. Usually, hindi tayo magbibigay ng recommendation sa publiko based on 60. Pero at least dito sa 60 patients, antidepressant ang kalaban niya eh. Yung isa, luyang dilaw lang eh. So far, pareho ang pakiramdam nila. Pero pinakamaganda, may antidepressant na may turmeric pa. Pag pinagsama, mas maganda ang ito. Itong third group na pinagsama, yun na pinakamagandang resulta. So, tuloy nyo lang yung gamot nyo. Kung ano man yung gamot nyo sa kung anong sakit, sabayan nyo nito, walang problema. Liver damage, not so sure. Pero potential pa lang eh. Puro ganyan eh. Potential, promising, liver and gall. Pero meron ng mga pag-aaral. Marami ng scientists. Wala pa lang talaga yung malakihan. Dito sa digestion, question mark. Nilagyan ko dalawang question mark eh. May ibang tao, meron siyang epekto sa tiyan eh. Parang ordinary luya, di ba? May epekto. Yung iba, mas gumaganda yung pakiramdam sa tiyan. Yung iba, mas makulo ang tiyan. Okay? So, hindi ito depende sa tao. Tinatry nila sa irritable bowel kung makakatulong ba, makaka-relax, o makakakulo ng tiyan. So, ay nahalo din yung turmeric sa pagkain. May mga luto na nilalagay, parang curry siya. Tingnan natin yung side effects. Dito naman tayo sa kabilang banda. Diba? Huwag nyo susobrahan. Ayun na, may luyang dilaw mismo at may turmeric powder. Ito na nga sinasabi ko. Sa tiyan, hindi sure eh. Yung iba, maganda sana sa tiyan. Pero yung iba, pag nagka-side effect nila, sumasakit ang tiyan. Parang nagiging acidic. So, kung acidic kayo, ingat sa matapang na turmeric. You know? Upsetting the stomach. Yun ang isang possible side effect. Ha? Second, ito, nakakalabnaw din konti ng dugo. Kasi nga, tingin nila maganda sa puso, baka bumaba cholesterol, baka daw gumanda blood pressure. So, may mga ibang pag-aaral na baka prone siya na dumugo. May pagka-aspirin yung effect. Eh. Kaya kung kayo naka-aspirin o naka-coumadin, naka-warfarin, huwag kumain ng maraming luyang dilaw. Baka lumabnaw masyado yung dugo. Yan, oh. Pag naka-blood thinner, huwag daw. Huwag ipagsama ang blood thinner sa turmeric. Yan, oh. Yung mga ooperahan, bawal muna kumain nito 2 linggo.
Kasi baka siyempre paghiwa eh hindi magbuo ang dugo mo eh magbleeding delikado. Sa mga buntis hindi rin pinapayo. Okay? Merong ibang buntis pag kumain nito, baka biglang manganak, humihilab 'yung tiyan. Okay? Tsaka may blood thinning effect eh. Ayaw mo nga 'yung blood thinning effect niya eh. 'Di ba? Kasi buntis eh, mamaya magbleed. So meron ding mga precaution. So hindi talaga para sa lahat 'to. So, yan po. Sana po nakatulong to. Pero kung sa akin, itry nyo kahit ano naman bagay pa konti-konti, hot water, pwedeng tea, pwedeng ito, itry nyo kung makakatulong sa inyo. Pero basically, for arthritis, anti-inflammatory, ako kasi pwede nyo naman iba-ibahin eh. Green tea is okay. Maraming studies sa anti-cancer. Chamomile tea, meron pang pa-relax. Ito naman, anti-inflammatory, turmeric tea, okay. Pwede naman pa iba-iba ang iinumin ninyo. Sana po nakatulong tong video. Ito pa lang ang evidence sa ngayon eh. Oras na may bagong pag-aaral na mas maganda pa tuturo natin sa ating kababayan. Salamat po.